What's up guys, we're here. So welcome to week 2 update ng mga sealant at nung wax, ano? So for this week, wala naman masyado nangyari, pero yun lang, medyo nabasa ng onti ng ulan, ano? Pero hindi ko siya nilinis, hindi ko siya ganamitan ng rinseless wash. So yeah, yun lang yung mga nangyari for the second week. So let's jump into it. Lilinisin ko siya gamit nung same shampoo na ginamit at last time, yung Kazuki Car Shampoo. Kasi kung makikita nyo naman, medyo yan, ang daming dumi sa taas ng hula, no? So, same procedure, rinse, tapos car shampoo, and then rinse ulit natin, and test natin yung hydrophobic effect ng mga sealant at saka waxes natin, no? Tignan natin kung nandiyan pa sila. So, just to recap, ito yung control panel natin sa section na to. So, ibig sabihin, walang waxes yon. Then, ito yung ating Turtle Wax, Super Hard Gel Wax dito sa area na to. And then dito sa area na to, yung ating Turtle Wax Seal and Shine. Do take note na lumang Turtle Wax Seal and Shine na yun. Ah. So parang nabili pa ata yun way around 2019. And then nakita ko na lang nakatabak dito sa kabilang cabinet. So tinaray ko na lang din para makita natin kung okay pa ba siya kahit ganun katagal na siya, no? Na nasa bote. And then yung ating soft 99 puso coat dito sa area na to, ano. Alright, so baluin muna natin and then i-car shampoo natin. Tapos test natin yung hydrophobic effect nila, ano. Kung nandyan pa sila, ano. Alright. Okay, so of course, rinse muna natin. Mas gusto ko yung sprinkler pattern niya. Para hindi ganong kakalat. And then, syempre, bigyan natin ng ating car shampoo. Hayaan ko muna mababad yung dumi na yun. And then of course, after sabunin, rinse off din natin ulit, ano? Para matanggal yung car shampoo, saka yung mga residue. Alright, so after rinsing, patuin ko lang, ano. Pero ito, may nakita na tayong result ngayon. Pero let's not jump into it. Patuin ko muna, ano. Alright, so gamit ng microfiber drying towel. Patuin lang natin to. Alright. So ngayon, test na natin yung hydrophobic effect nila, no? Kung nandiyan pa ba sila and ano na yung behavior after 2 weeks. Alright, so ito na yung hose natin. Unang gagawin natin, sprinkler pattern, yung turtle wax, super hard shell, liquid wax, ano. Tignan natin kung kamusta na siya. So, sana nakikita, no? Pero parang parehas na sila ni ang tawag dito ni control panel. So, nakita nyo bakit na mag-sheet off ng tubig. Let's do that again. So, sana nakikita. Pero yung pag-sheet off ng tubig, parang ganoon din pala, pa rin pala. So, mas mabilis lang ng onti ito. Ayan, nakita itong side na to. Compared dito, nakita nyo may parang water. Ito, may water sheet pa dito. Ayan.
Mas mabilis naman yung kay Super Hard Shell Wax ng onte. Ayun, sana nakikita natin, ano. Mas mabilis lang ng onte, pero hindi naman ganun kalaki yung difference niya kay control panel, yung pag-water seating. Terms of water beading, wala na talaga siyang beading. Kasi makikita nyo, parehas na sila ni control panel, ano. Tapos, moving on, doon naman tayo kay Turtlebox Ice Seal and Shine. Kung makikita nyo yun, may parang onting beading pa siya. Sorry, ayan. Nakita nyo may onting beading pa siya compared kay Super Hard Shell Wax na parang wala na. Tignan nyo, lalaki nung spots ng tubig. Tsaka hindi uniform yung size. Yung kay Ice Seal and Shine, ayan, meron pa siya. Ayan. So, ito naman yung bugaan natin ng tubig, ano. So, mas mabilis yung pag-sheeting ng Ice Seal and Shine. Ayan, kung nakita nyo yan. Tapos ito, ayan, nakita nyo may water sheet pa rin. So, yung Ice Seal and Shine nandyan pa rin. Pero yung beading niya hindi na ganung kahusay tulad nung una. So, isa pa. Ayun, nakita nyo ang bilis yung kay Ice Seal and Shine. Tapos yung kay Super Hard Shell Wax, ayun, may sheet pa rin ng tubig. Hindi natatanggal agad. Kasi yan, ito nakita nyo yung portion na to yung tuyo na yan. Yan. May onti lang naiwan, pero tuyo na yan. Basa lang yung kamay ko. Ito yung tuyo. Oh, yan. Tuyo na yan. It's dry. So, yan. Yan yung kay Super Hard Shell Wax, Liquid Wax. Tapos ito yung kay Ice Seal and Shine. Doon naman tayo kay Fuso Coat. So ito naman tayo kay Fuso Coat. So ganun pa rin kay Fuso Coat. Parang walang nagbago. Pero yun nga lang yung bead. Parang medyo lumalaki na. Ayan, nakita nyo. Pero grabe yung water repellency, hydrophobic effect niya. Yan. So nakita niyo yung pagkakaiba ng beading ng tubig. So Fuso Coat on the left, tapos Seal and Shine on the right. Ayan. So nagre-result na si Seal and Shine into water sheeting, ano. Ayan kung nakikita nyo. So yan yung sa sprinkler pattern. Try naman natin yung jet or stream. So ito kay control panel tsaka kay Super Hard Shell Wax. Sana nakikita, no? So yung water sheeting niya, mabilis lang ng onti kay control panel. Kung nakita niya ito, may water sheet pa dyan. Tapos yung kay Super Hard Shell Wax, paubos na. Tapos ito, ayan yung kay control panel, may water sheet pa rin. Yan, ito. So, ganun yung kay Super Hard Shell Liquid Wax. Tapos, eto naman tayo kay Ice Seal and Shine. So, nakita nyo yung water sheeting. Mas mabilis naman ng onti kay Super Hard Shell Liquid Wax. Ayan. Hindi nagpo-focus yung camera ko doon. Sorry guys. Pero yan. Tapos tignan natin ulit yung kay Super Hard Shell Liquid Wax. Yan. Side by side.
nakita nyo mas mabilis pa rin si Ice Seal and Shine. Kasi yung kay Super Archel Wax, ito may water sheet pa dito. Ito yung kay Super Seal and Shine, ubus na. Tapos ito yung kay Super Hardshell Liquid Wax, may water sheet pa rin. Ano, isang malaking water sheet. So, move na tayo kay Seal and Shine, tsaka kay Fuso Coat. So, nakikita nyo naman yung hati, ano. Ayun, no, nakita nyo yung guhit na yan. Ito, dito sa may tinatapunan mismo ng tubig. Ayan. Grabe. Puso ko parang walang nangyari. Pero mabilis pa rin naman yung water sheeting ni Seal and Shine, ano. So, yan guys. That's for the second week update, ano. So, parang same pa rin siya kay first week update, your week 1 update. Ganun pa rin yung result. Si Seal and Shine, more nag-result na more into sheeting. Kay Fuso Coat, parang ganun pa rin. Pero this time, parang mas lumaki na onti yung beads niya. And then, pa eto kay Super Hard Shell Liquid Wax, parang nawala na yung wax, ano. Kasi usually, ganun lang naman talaga pag wax. Sabi natin, at least mga 1 month lang yung ma-provide niyang protection, ano. So, yun. Super Hard Shell, almost out na. Parang wala na kasi siya doon. Kasi parehas na sila ni control panel, ano. Alright, so singit ko lang din tong sa Montero. So, ito, second week update na niya. So, Fuso Coat on this side and then Seal and Shine on the left side, ano, ng screen. So, ito din, hinugasan ko rin ng car shampoo. Same car shampoo. So, ito, kakatapos ko lang magbanlaw. Test na natin yung hydrophobic characteristics nung dalawa, ano. So, sa unang tingin, akala mo parang parehas lang sila. Pero actually, parang parehas nga lang talaga sila. Kung titignan mo sa angle ito, ayun, natignan mo. Almost the same. Tapos yan yung water sheeting effect niya. Ito naman sa Seal and Shine. Parang wala talagang pinagkaiba yung dalawa, no? Yan. So, try naman natin yung jet or stream. Ito yung sa Fuso Coat. Ayan. So, halos parang parehas lang sila and really still going strong pa rin tong dalawang products na to, ano. Especially yung K, Ice Seal and Shine, ano. So, yan. Siningit ko lang din yung sa Montero update. Pero, ito, kung makikita nyo, medyo malaki yung beading dito sa side na to compared kay Fuso Coat na maliit, ano. Ayan. Alright. So, yeah. That's it for the second week update. If gusto nyo bumili ng mga products, may link po sa description. Do take note, uulitin ko lang ulit, yung Ice Seal and Shine, old stock na yan, so siya pa yung lumang formulation. Meron nang binibenta si Turtle Wax ngayon na bagong formulation, ano. So, nandun po yung link sa description nun, ano. So, baka yun din yung maka-effect kung bakit ganyan yung performance ni Seal and Shine ngayon, ano. Dahil, yun nga, lumang stock na siya. Pero, it's good to see na kahit 2 years old na yung product na yun, yung binili namin mismo, gumagana pa rin siya, no? Pero, yeah, interesting to see. Let's look for the third week update. Tignan natin kung may mga major changes pang mangyayari, no? Lalo na kay Seal and Shine, tsaka kay Fuso Coat, ano? Alright, so, ano pa ba? I think yan na yun. And yeah guys, hindi sponsored tong video na to ni Soft99 or ni Turtle Wax. Ito lang yung mga nakita ko sa cabinet na available sa akin ngayon na tines ko. Maybe somewhere in the future, test rin natin yung kay Microtex Nano Gloss kasi meron ako dun sa cabinet, yung maliit lang. So, it might be good to compare them
and maybe other products as well. Other products as well like Golenite, tapos yung kay Reverse, yun. Test natin after nito mga panels na to, ano. I mean, after nito mga sealant na to. Alright, so that's it for the second week update. Thanks for watching. Sana nakatulong to sa pagde-decide nyo kung anong bibiliin yung products, ano, for your paint protection, ano. So don't forget to like and share this video, and kung hindi ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga bago nating uploads, especially yung week 3 update nitong mga sealant and wax battle. Alright, so guys, thanks for watching and see you on the next vid. Stay safe!